Dito nga yung Kawasaki H2R. Uy, nandito na si Boss Big. Medyo inatawan tayo ni... Ayun o, pinakita na tayo ng the moves ni Sir Joey. What's up guys? Welcome back to my channel again. At andito na nga na naman yung ating mahiwagang Kariton silencer. Dahil ang dala-dala nating motor ngayon ay yung Yamaha R1M. So, since maingay itong drift exhaust na naikabit dito, ito nga yung purpose ng Kariton silencer na ginawa ko nung isang araw. Yan, so susuksok natin siya dyan. Para pagka nag-cold start yung motor, eh hindi siya maingay, no? Alam, medyo lumalabas yung ginawa nating silencer, kaya kailangan na ipitin natin ang ating paano. So mamaya, bababa yung RPM nitong Yamaha R1. So pwede na natin siyang alisin nun dahil mababawasan na yung kanyang ingay. Yan, so medyo tahimik na siya, kaya pwede natin tanggalin itong Kariton silencer natin. Iwan lang natin dito sa labas. Ayan, so kung mapapansin nyo, medyo pumapa na yung idle ng R1M. So meaning to say, medyo mainit na yung makina at tapos na yung kanyang cold start phase. So sasakyan na natin siya para makita natin yung actual temperature gauge. So ayan yung kanyang temperature, nasa 65 na. And kung mapapansin nyo, may mga modes dito guys, yung power, traction control, SCS, EBM. So, papunta ako ng Clark Speedway para sa Wiltec Track Race 7. Na-invite tayo ng Wiltec at nila Sir Joel para i-cover yung kanilang annual event. So ngayon lang ulit mangyayari yung Wiltec Track Race 7 dahil medyo nakaka-recover na rin tayo sa pandemic. Eh syempre, full support tayo kay Wiltec dahil isa sila sa mga sumusuporta sa ating channel, especially pagka may mga special events. So medyo late na nga rin ako dahil supposed to be mga 7 AM ang registration. Pero sinabi ko kay Sir Joel kagabi na medyo malilate ako dahil tumambay pa tayo sa Clark kagabi. And anong oras na nga tayo nagising today? Yan na guys, so nandito tayo sa Clark International Speedway. So dire-diretso na tayo nito. At syempre, dahil tropa natin si Wiltec, eh diretso tayo sa kanilang booth para doon tayo tumambay. No? You know. Track day 7. So, si Sir Joel nga pala. Ha? Mag-ano tayo doon? Okay. Yeah, so registered muna tayo guys. All right. In the house. Ito nga pala yung class guys. So A2C siya. Ang kategorya natin ay yellow. So dun tayo sa heavyweight beginner 650 and up. So mas okay na sa beginner tayo kasi medyo mahirap din na lalo na wala tayong practice sa racetrack. And so, i-tape nila yung mga lights sa mga salamin para in case of safe lang eh, hindi kumalat yung mga salamin. Pero pagpasok natin sa track, hindi naman tayo babakbak, kaya okay lang. So habang pre-prepare nila yung bike, punta naman tayo dito para makita yung kanilang mga special bikes. So ito yung mga unique bikes na pagmamayari nila Boss Roscoe at nung Wiltec Company. At ito nga yung Kawasaki H2R. H2R, meaning to say hindi sa street legal dahil sa kanyang itsura. So wala siyang headlight guys. At mas mabilis ito sa H2 base model. At wala rin siyang side mirror. So winglet ito. And full carbon. Kaya full carbon. Tapos naka self-healing paint. Yan yung Finiflex ni Kawasaki H2R.
And meron na rin tumakbo na ganito above 400 kilometers per hour. So dito naman guys, merong Ducati Superleggera V4. Ayan, so ito rin yung nakita natin sa Ducati Manila. At ang sabi nga nila is almost 8 million daw yung presyo ng bike na to. And dito naman, ito yung RC213. Ito yung kakambal ng motor ni Marc Marquez sa MotoGP. So hindi rin siya street legal kasi wala siyang headlight guys. So ang presyo nga nito is almost 20 million. So ito yung replica ng Honda MotoGP bikes. And dito naman guys, ito yung pinakabago na motor na linunch ni Wiltek. Yung Bimota Edition na H2R. Bimota Edition na H2. So ang pangalan nito, Tesi H2. So ito, tignan natin kung may headlight siya. So meron naman siyang headlight, so mean to say, pwede to sa street legal bikes. And kung mapapansin nyo, meron siyang serial number dito. So 91 out of 250 bike production around the world. Ayan, so ito nga yung Vlinag de Boss Rido. So yung harap ay naka-swing arm. Tapos ito yung kanyang mga parang rod for I think suspension to. Ayan o. Tapos yung kambutso niya o, titanium, color blue pa. Tapos naka-arrow, full exhaust na rin siya. Ayan kung makikita nyo guys, specially made siya. Ayan, titanium weld no. Ayan o, full exhaust. Tapos ito siguro ano, alloy swing arm. Not sure, pero parang ano siya eh, alloy no. So meaning to say magaan. So since kakambal siya ng H2R, supercharged din siya. Lahat ng meron sa H2R at H2, meron dito. So itong presyo ng bike is almost around 3 million pesos, sabi nila. Ayan. So marami pang available bikes dito. Iba't ibang brands na offer ni Wiltek. So recently, nagkaroon sila ng deal with Motostrada. So nakikita ko yung CF Moto MT-800 na siguro pwede natin kunin kay Wiltek in case of an upgrade. So ito rin yung target bike natin na Suzuki GSX S1000 GT. Ito talaga yung pinaka dream bike natin eh. Ayan o. Diba? Tapos sakto-sakto, katabi niya yung V-Strom 1000 XT. Ito yung adventure bike ni Suzuki. At ito nga ay 10,050cc. So hindi pa tayo napag-test drive yan. Pero hopefully soon ay makagamit din tayo ng V-Strom para at least may choices tayo pagdating sa pag-upgrade ng motor, no? Okay, so balik muna tayo doon para malaman natin kung ano yung mga nangyayari, no? Oh, medyo hinihingal na rin ako kasi kanina pa ako naka-helmet, guys. Uy, nandito rin si Boss Vic. Hey, Boss! Kumusta? Mag-attractive ka? Ha? Ano gagamit yung motor? Yung R1M? Pero hindi ko i-ano, kumbaga chill lang. Sino nagdala dito? Ako. Ha? Ako. Sino nagdala? Ako ha? Ha? Ako. Ikaw? Wala si Reed eh. O, pero ako mamaya. Anong kategory mo? Ha? Anong kategory mo? Yellow ah. Ah, yellow. White. Yellow ako eh. Yellow ako. Pero nakakatakot yan. Hindi mo may enjoy. Hindi, chill lang. Oh, chill lang ko ba for content lang talaga? Ano bang gulong yan? Anong gulong yan? Beast. So, mag-gear up na ako. At papasok na rin yung aming class, which is the beginner class for the 650cc bikes. Beginner. Nasala ka lang? Oo. Oh. Anong class na ba? White yan yata eh. Pwede ka na pumasok. Oh, sige, pasok na. Oo. Ayan, so sasalan si Boss Vic. Gamit-gamit yung R1M. Since endorser siya ng V-Star, so pwede niyang gamitin ito. No? So in case na may mangyari sa R1M, sagot ni Boss Vic yan. Roll on. Alright. Ingat. So makakasabayan din natin sa dan si Gab Valenciano. Ayan, so gearing up na rin siya. Bibiruin ko sana eh.
Ayan, so meron pa silang demo bike dito ng V-Strom 1050. Ayan, so demo bike ito guys. Mukhang pwede natin mahiram to sa Iron Man ah. Well actually, dala-dala natin si R1M kaya siya muna yung ating unang isasabak. Titignan natin yung schedule natin kung may de-demo pa natin itong si Suzuki V-Strom, no? Tagal ko na rin gusto maka-experience itong ano eh, V-Strom eh. So try nga natin sakyan since demo bike naman siya. Okay, so first impression, sa seat height, abot na abot ko yung motor. Ayan o. So, flat yung aking paa. And for the riding comfort, okay naman siya. So, kung ito namang V-Strom, pag tumayo tayo, medyo reach naman natin yung kanyang handlebar. Yeah, so hindi tayo parang nakadapang ganyan. So pwede tayong tumayo ng diretso without any stress. Ayan. And we'll see. So for now, hihintay nating matapos si Boss Pick dahil sinabak niya yung R1M. So natapos na yung class nila guys at may napansin ako pumasok na ambulansya kanina and di ko alam kung may sumem lang. Buti na lang nandito to. Ayos? Sabi sa'yo. Ayos ha? Ayos. Ayos, ayos. Ganda yan. Ay, ito yata si, you know, si Coach Joey. Ayan. So, gagamitin niya ngayon is yung R7. R7. Sasabayan niya yung mga beginners. No? And so, since ginamit ni Boss Vic, mataas na yung kanyang temperature. So, naka-preheat na siya, no? Hindi na natin siya kailangan hintayin bago tayo umandar. Pumipila na sila dun sa dulo, pero again, dito tayo sa likod, pipila para hindi tayo nai-stress sa mga malalakas magmaneho. So, kasabayan natin yung ibang vloggers, guys. Sila Boss M, sila Hammerman, si Gab Valenciano, and si, I think si Jack Roberto nandyan din sa, ano, sa class na. Okay, so medyo nakaka-tense lang guys kasi ngayon lang ako babalik ng racetrack. And ito nga, so sports bike yung dala-dala natin. Medyo nakakapanibago talaga. So I think pwede na tayo luminya niyan. Chill lang tayo guys. Tamang ano lang experience sa track. Tinuturo ni Coach Joey yung basics. So siya yung nauuna sa daan. And so habang tayo chill ride lang. A few moments later. Sa harap natin si Madam Step 5 yata to. Hindi ko kaya yung body position talaga guys, medyo nahihirapan tayo.
Medyo inatawan tayo ni ayun oh, pinakita na tayo ng the moves ni Sir Joey. Medyo speeding up tayo guys, pero hindi ko kayang bumangin talaga. Oo. Medyo hindi ko kayang bumangin, bawal lang close throttle at baka ma-overshoot. Kasi ka na overshoot pag hindi mo kasi binababa yung katawan. Pag hindi mo binababa yung katawan, medyo mahirapan ka guys. Last corner. Okay, chill na natin at baka kumalat pa. Okay, so e-exit na tayo. Dahil red flag means end of session. Alright. Finally, nag-enjoy naman ako sa track day ko, no? Ayan, so papasok na tayo ang sikat na R1M. Ayan, so bago lahat guys, magta-tire check muna tayo syempre. Diba? So medyo naihaga natin sa kanina. So tignan natin yung quality ng gulong. So kung makikita nyo guys, eto may chicken strips. Ito yung tinatawag na chicken strips guys. Ayan. So medyo naghihimulmul na siya. Kahit mabagal tayo sa truck kanina, nakikita nyo talagang nangungulangat na yung gulong. Kaya no, nangungulangat no. Ito. Oh, may chicken strips na. Di ba? Masinagad mo. Paano? Mainit na. Pinainit ko. Pas- ah, ganun ba? Salamat, salamat. Ikaw pala, ikaw pala. Ayan, so check naman natin yung harap guys. Ayan. So medyo nangungulangat na rin siya. Ayan oh. Ang ganda. Alam mo ba yung ganitong mga gulong? Kapag ganito nagkukulangot, kagaya niya, no? Di ba? Pag ginaganyan mo, dumidikit yung kuko mo. Hmm. Yan ang basihan ng magandang klase. Mas madaling mapudpud siya. Ay, ito naman, hard compound to, ito sub-compound. Mas madaling mapudpud ang gilid, pero hindi mo lagi ginagamit yung gilid. Sa highway naman, laging ito lang. Oo. Hard compound. Pero ito yung slick tire, hindi ko sigurado kung hard compound to. Baka talaga ito, pang karera na talaga ito, mas madali na mapudpud. Mas madaling mapudpud, mas makapit, mas maganda sa mga rider. Right? Alright. So, o nga pala, sa tingin mo, ano ang ka-level nito na gulong sa ibang brand? Tingin ko yung mga ano na, yung mga Diablo 3. Diablo 3. Okay. Kasi ito may mga tread pa eh, di ba? So, meron si Beastar na so, meron si Beastar. Oo nga eh, bisita eh. So, meron si Beastar na slick tire. So, wala siyang thread. At yun nga yung meron si Boss Reed sa bahay. Actually, hindi pa namin kinabit yung gulong na yun kasi hindi naman nagtatrack si Boss Reed. So, itong gulong na to, hindi pa siya available sa market, guys. Nandito pa lang siya sa testing process, no? Ayan, no? Oh. As in, lumulubog yung kuko ko, guys. Ayan, oh. Oh. Lubog na lubog, eh. Oh. Hindi pa hataw kanina yan, guys, ha? So, quality talaga yung Beastars. Isipin nyo yun, hindi ako endorser ng Beastar, pero nakagamit tayo ng kanilang product. Ayan, Sir Joey. So, siya yung nag-guide sa amin kanina. At meron din siyang riding school dito sa CIS sa mga gusto, no? Alright guys, so pagkatapos natin lumipot dito, magkakaroon kami ng group photo. Ayan.
Kasama natin si Boss Vic, ang halimaw. Oh my God, sa bankingan. Alam ko sa bangko. Sa bangko. Sa bangko. Ayan. Ano siya, bangko. Kumbaga sa basketball bangko. Riders, yung mga nakapino. Hindi naman ako kung nga banking eh. We have... So, mag-group photo tayo guys. Tapos, isipan na rin tayo dahil may lakad pa tayo mamaya. So, antayin lang natin sila na attention tipon dito. Riders, who are at the pit gate. Alright, so tapos na kaming mag one more daw eh. Picture guys. Meron ba tapos na one more? One more ikot. May ikot ka ba? 1, 2, 3. Let's ride na! Yeah! Maraming salamat sa Wiltech para sa kanilang track day, no? So ito na yung pang 7th na track day nila. So dito na natin tatapusin yung ating vlog guys. At maraming salamat sa mga nanood. Sana na-enjoy yung video. Ayan, so see you next vlog guys. And goodbye.